Hello, Gagayam! Ang atin pong i-vlog for today ay Ginisang Monggo. Okay? Babalik kami! Ayan, so kumulo na po yung ating Monggo. So pag ganyan pong kumulo, kailangan po natin linisin yun pong mga puti-puti na nasa ibabaw. Okay? Kasi madumi po yan. Hindi naman madumi, pero yan yung parang pinakadumi nung pagkakadurog po ng Monggo. Pag po ako ay nagigisa ng Monggo, ang lagi ko pong ginagamit ay yung durog na mismo. Ayan. Pwede rin naman po yung buo kung ano po yung choice ninyo. Ayan. So, nalinis na po natin and then hahaluin natin. Malalaman po ninyo na luto na po yung Monggo pag medyo kulay lumot-lumot na po yung inyong tubig. Okay? So, ako po pag nagmumunggo, ako gusto ko yung masabaw. So, depende po yan sa inyo kung gusto po yung masabaw or konti lang ang sabaw. Ito perfect po sa akin to. Okay, siguro mga 5 minutes pa po. And then, magigisa na tayo. Ayan. So, mag-gisab na po tayo. Ang una po nating igigisa ay yun pong bawang. Okay? At kailangan po maging roasted light brown yung bawang. Then, ilalagay na po natin yung laurel para po mag-aroma yung mantika. Ayan, medyo roasted na po yung bawang. Ilalagay na po natin ang sibuyas. Okay? Marami po ako maglagay ng sibuyas sa kapo ng bawang kasi pampasarap po yan. Ayan. Then, ihalo lang po natin siya. Ang atin pong isasahog ngayon ay hipon. Okay. So, iba rin naman po ang technique ng hipon. Pag po hipon, ang una po natin igigisa ay yung mga sibuyas, bawang. Normally, nilalagyan ko rin po ito ng luya, julienne cut na maninipis. Though, wala po kasing luya ngayon dahil nga po sa pandemic. May mga supplies po na hindi napoprovide ng store. Okay, ang isusunod po natin ngayon after po nung sibuyas ay yun pong kamatis. At kailangan po bago natin ilagay yung hipon, kailangan po ay durog at lusaw na po. Hindi naman lusaw, durog na po yung ating kamatis. Okay. At kailangan lang po natin na makita na ang sibuyas po natin ay nagta-transparent na. Ibig sabihin po ay ito po ay naluluto na po. Okay? Medium high po ang aking apoy sa ngayon. Okay. So, lagay na po natin ang kamatis. Okay, pagkalagay po ng kamatis, haluin lang po natin yan. Okay. And then, ilagay na po natin ang paminta. Okay. Hindi ko na po lalagyan ng garlic powder tulad ng mga nilalagay ko sa aking ibang putahe. Dahil nagko-kontra po siya kapag po sa ginisang Monggo. Alright, babalik po tayo kapag po naluto na ang kamatis. Ayan, so naluto na po yung kamatis. Ilalagay na po natin yung sahog na hipon. Okay, nalis ko na rin po yung kanyang galamay ba tawag doon, saka po yung buntot. Pero iniwanan ko po yung balat kasi magpapalasa pa po yun. Okay? So, ayan. Nabili ko na po itong hipon na wala pong ulo. Yan, lulutuin lang po natin ang hipon. Ang hipon po ay napakadaling maluto. Kaya, dapat po, pag orange yan right away, ilalagay, isahalo na po natin to doon sa Monggo. Sa lutong Monggo. Okay? Yan. And then, lalagyan na po natin ngayon ito ng pampalasa. Napansin nyo, ngayon ko palang ilalagay.
yung pampalasa. Kasi kalalagay lang din naman natin po ng hipon. Okay. Lalagyan ko lang po siya ng isang sandok ng patis. And then spread out po natin siya evenly. Okay. Ganyan lang po yan. And then ihalo na rin po natin yung ating serrano pepper. Okay. And then tatakpan po natin mga 2 minutes. And then ilalagay na po natin siya doon sa atin pong napakuluan na munggo. Magbabalik. Ayan, so luto na po yung ating iginisa na panahog. So, ilalagay na po natin siya ngayon dito sa pinalambot nating mung bean or yung pong durog na munggo. Okay, so haluin muna natin siya. Okay, nilagay ko na po yung apoy ko ngayon sa high para po kumulo kagad. Do medyo mainit pa naman po itong aking ano, pinalambot na munggo. Okay, napakasimple lang po. Hiwalay ko po yan na ginagawa and then kapag po luto na, ayan, saka natin po ilalagay yung atin pong iginisa na panahog. Ayan, hindi pala makita kasi wait lang, dito na lang pala. Ayan, okay. Isa-isahin ko na lang. Ayan, ihahalo lang po natin siya. And then, babanlawan din po natin yung pinanggalingan nung pinaggisahan para siya pa yung makukuha natin na lasa dito sa ating panahog. Okay. Pagbaboy naman po ang isasahog ninyo, iba rin po yung pamamaraan. Una nyo po munang papuputukin ay yung mga taba po ng baboy, okay? So, yan po. Naihalo na natin lahat-lahat yung sahog. Okay? Kumukulo na rin po siya. Okay. Tikman po muna natin para po malaman natin kung ang lasa po ba ay kailangan natin i-adjust or hindi. Okay, kailangan po dagdagan ng alat. Okay, tulad ng sinasabi ko sa aking mga vlog, kapag po ganyang kulang ang alat, hindi ko na po dinadagdagan ng patis. Dahil po masyadong matapang yon sa ating may mga umiidad ng konti. So lalagyan ko po siya ng chicken bouillon. Okay? Spread out ko lang yan. Okay? Hindi ko nire-recommend na gawin nyo yung ginawa ko. Kasi ako, pag ganyang kulang sa lasa, tansyado ko na po yung ating paglalagay ng chicken bouillon. Okay, and then ang huli-huli po natin ilalagay ay ito pong spinach. Pwede rin naman pong dahon ng ampalaya, but since wala naman po tayong ma-harvest, wala po ampalaya. So ang lalagay ko po ay baby spinach. Okay, hindi ko na po huhugasan to dahil po itong mga to ay ready to use na po na nabili sa store. Okay, nakasealed po siya. Ayan, lalagay lang po natin si baby spinach. At napakasarap po nito kapag po kayo ay mag... Kapag po kayo ay... Ay, pag ito po ay teternuhan nyo po ng prinitong isda. Okay? Ganyan lamang po at... Takpan na po natin yan. Dahil napakadali pong maluto ng spinach. And it's ready to serve. Okay? Pagkulo po, patayin na po natin yung kala. Alright, that's all for now. Continue to be an inspiration and be nice. Bye-bye.